Magandang gabi sa aking mga kapwa Tagigenyo, lalong-lalo sa aking mga kababayan sa Barangay Lower Bikutan. Kanina ay ibinaba natin ang kautusan mula sa Safe City Task Force na ilagay sa ECQ ang dalawa nating purok dito sa Barangay Lower Bikutan. Itong desisyon na to ay galing ho sa rekomendasyon ng ating CEDSU, yung City Epidemiology Disease Surveillance Unit. Kaya natin ginawa to para manatiling ligtas ang ating barangay at ang ating syudad. Huwag ho kayong mag-alala. Parte to ng strategiya natin para matukoy natin ang mga may sakit para sila ay ma-quarantine natin, maalagaan natin, mapagaling natin. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng kaso sa ilang mga purok sa Lower Bikutan, nagpa siya tayo na i-quarantine, na ilagay sa enhanced community quarantine ang dalawa sa tatlong purok natin sa Lower Bikutan. Ngunit sa mga susunod na araw, dahan-dahan ho natin ito ililift habang natutukoy natin yung mga lugar na mataas yung transmission. Parte ho ito ng strategiya ng local government at ng national government, yung localization of quarantine. Isa ho sa mga paraan para hindi lang sa Lower Bikutan, hindi lang sa lungsod ng Taguig, kundi sa buong NCR, isa sa mga strategiya para mabukas na ho natin ang ating ekonomiya, makapagtrabaho na ho ang mga tao, makalabas na ho tayo, ay pag meron mga kaso ng COVID na na-detect, ay i-isolate natin yung lugar na yan. Noong March 16, nagkaroon ng community quarantine sa buong NCR. At yan yung ginagawa nating simula, nung hindi pa natin natutukoy yung sakit. Buong NCR, tapos ho nun, dahan-dahan, ang ginagawa ho natin, na-isolate natin yung bawat kaso. Ngayon na nasa general community quarantine na tayo, yung paraan natin, no, para we can move forward together in towards the new normal, ay every time na makakita tayo, makadetect tayo ng mga kaso, ay sisiguraduhin natin na isolated yung case na yon. Yung isolation na to, pwede hong dun sa individual, sa kanyang bahay. Kung hindi sa kanyang bahay, ika-quarantine natin siya. Kung hindi naman at marami yung kaso dun sa household na yon, maaaring yung buong household. Kung merong ilang bahay na magkakatabi na hindi pa natin matukoy saan nanggagaling, maaaring yung kalyeng yon. Kung hiwa-hiwalay naman na kalye sa isang barangay, maaaring isang purok o yung mismong buong barangay. Pero ang strategiya natin ngayon para hindi naman yung buong lungsod ay tumigil, nilo-localize natin yung pag-implement ng enhanced community quarantine o localized quarantine. Pinapaliwanag ko ito sa inyo, sa mga kababayan ko sa Lower Bikutan at sa buong Taguig, para huwag kayong mangamba. Ginagawa natin to dahil gusto nating matukoy yung source ng transmission sa inyong lugar at agad-agad tayong nakikipag-ugnayan sa barangay at sa City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, kasama ho ang ating Barangay Health Emergency Response Team. Isa sa mga rason kung bakit tumataas yung mga kaso ng positive natin sa lungsod ng Taguig ay dahil tuloy-tuloy yung ating expanded testing. Ang isa sa mga babantayan ho natin ay yung mga kaso ng mga critical o yung mga na-ospital. Hindi ho ito nagbabago. Ang tumataas lang ho sa atin ay yung numero ng mga positibo. Yan ay dahil marami tayong tinetest. Mas maganda na ho ito kaysa sa sitwasyon kung saan hindi tayo nagtetest, hindi natin alam kung sino yung may mga sakit. So pag tayo ho nakarinig na mayroong positibo sa ating lugar, huwag ho tayo mangamba. Nakatutok dyan ang barangay, ang BERT, ang CEDSU, ang Safe City Task Force, tulong-tulong ho tayo. Kaya tayo nagte-testing sa ating mga frontliners, kaya tayo sa smart testing, kaya tayo nag-expanded testing. Para sa ganun, matukoy natin yung mga merong kaso ng COVID-19 kahit na sila'y asymptomatic. Kasi marami sa mga kaso ho natin ngayon ay hindi nagpapakita ng sakit, asymptomatic. Ngunit dahil sa ating massive testing, natutukoy natin. Kahit na hindi sila symptomatic, kahit na wala silang ubo, sipon o lagnat, pwede silang makahawa. Kaya yung expanded testing natin, yung smart testing natin na ginagawa natin sa lahat ng barangay, sa mga drive-thru, sa ating mga ospital, is now working. Nakikita ho natin na sa paraan na ginagawa natin ay natutukoy natin ang mga taong may sakit. So muli, abangan nyo ang mga announcements, lalong-lalo sa mga kabarangay ko sa Lower Bikutan. Huwag ho kayong mangamba. Ngayon ho, we've implemented an enhanced community quarantine sa dalawa nating mga purok. Ngunit, sa mga susunod na araw, habang iniimbestigahan natin yung lugar, siguro in 24 to 48 hours, we will have another announcement.
at slowly ilo-localize ho natin. Hanggat sa kung po pwede, yung kalye na lang ang ating isasara para makabalik na ho yung ibang mga lugar. Sisiguraduhin lang natin na ligtas ang inyong sityo, ang inyong purok, ang inyong barangay, ang inyong household. Again, maraming salamat. Huwag kayong mag-alala. Nakatutok ho ang Safe City Task Force. Nakatutok ang pamahalang lungsod ng Taguig. Malapit na nakikipag-ugnayan sa inyong barangay. God bless Taguig. Maraming salamat po.